Rival Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Egay. Ayon nga po sa ating European Center at ng Japan Agency, ito nga po na-reach na nga po yung super typhoon category na nasa 185 km per hour, malapit po sa gitna yung kanyang lakas at may pagbugso na po yan na aabot ng 215 km per hour. Kumikilos nga po ito pa westward at mabagal nga po yung kanyang paggalaw. At inaabot na nga po ng kanyang diametro itong eastern portion ng ating Visayas, Bicol region at ng parte ng Central Luzon. Nakataas na nga ang mga storm wind signal number 2 at number 1 sa ilang bahagi ng ating bansa. At ayon naman sa ating European Center, posible nga po mamaya mag-downgrade po ito ng typhoon category ulit at dediretso po yan dito sa may parte ng Santa Ana, Cagayan. At magkakaroon po tayo dyan ng possible landfall scenario. At lalabas nga po yan dito sa may coastal water ng Aparikagayan at dediretso po yan dito sa may Kalayan Island bago nga po yan lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility as typhoon category. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil nga po malakas nga po itong si Bagyong Egay. Inuulit po natin na nag-intensify po siya kaninang alas 11 ng umaga as super typhoon category at magda-downgrade nga po siya as typhoon category, posible nga po mamayang alas 2 ng hapon. Ito nga po, imo-monitor pa rin po natin na kung posible pa nga mag-intensify pa muli ito ng super typhoon category dahil nga po, dito nga po yung kanyang diametro ay tatama na dito sa may parte ng kalupaan, kaya bumababa yung chance niya na mag-intensify muli as super typhoon category. Ito nga po yung forecast track ng ating European Center. Mapapansin nga po natin dito nga po nag-intensify po siya as super typhoon at magda-downgrade nga po mamayang alas 2 as typhoon category. Dediretso nga po yan dito sa may parte ng Santa Ana, Cagayan. Kung makikita pa rin natin yung cone of uncertainty natin ay andito pa rin niya hanggang parte pa rin niya ng northern portion ng ating bansa. Posible pa rin po bumaba yung sentro niyan or posible pa rin po yan umangat ng bahagya. Kaya yan po imo-monitor natin mamaya kung ano pa nga ba yung posibleng senaryo ni Bagyong Egay. Ito naman po yung ating advanced weather forecast. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. Dito nga po as super typhoon. Mamaya nga po ayan magda-downgrade siya as typhoon category. Posible nga po by July 25 ng alas 12 ng tanghali. Mas ramdam na nga yan sa may eastern section at extreme northern Luzon. Mararamdaman na yung bagsik ni Typhoon Egay. At pagdating naman po ng July 25 ng alas 11 ng gabi, posible nga po magkaroon na ng landfall scenario yan dyan. Kaya iba yung paghahanda na sa mga kababayan natin dito sa may parte ng Santa Ana, Cagayan. Dahil delikado nga po itong si Bagyong Egay. At pagdating naman po ng July 26, no? Ng alas 12 ng madaling araw, ito nga po yung nasa coastal water na ng Aparikagayan. Tapos dediretso nga po yan dito sa coastal water naman ng Kalayan Island ng July 26 ng alauna ng hapon. At pagdating naman po ng gabi, posible nga po dahan-dahan na yan lalayo ng ating landmass, pero ramdam pa rin yan ng mga taga-extreme northern Luzon at western section ng ating bansa dito po sa may parte ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, mararamdaman pa rin nga po itong si Bagyong Egay. Magkakaroon nga tayong posibleng panibagong bagyo na magiging kasunod ni Bagyong Egay, pero sa ngayon nga po, mababa naman yung chance niya na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Mag-iingat po tayo palagi, lalong-lalo na nga po, itong si Bagyong Egay ay masyado nga po delikado para sa ating mga kababayan dyan sa northern and extreme northern Luzon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.